service, I'm talking about yung tinatawag natin local church, no? Yung ating pagsiservisyo sa local church. At siguro, ito po ay medyo may kahaba-habaang topiko, pero magpili lang ako ng mga ilang bagay, no? Because I think ito ay necessary, and this will be of great value or help for any or for every ministers of God na nagsiserve. At ito naman sa tingin ko ay applicable, no? Sa kahit na saang pinatawag na field ng or group ng ministro o ng pastor na kanyang pinalalagyan. So I will not be dealing much doon sa tinatawag nating doctrinal issues, but rather this presentation will deal on the importance of vision in the local church. Because in the long run, a church that has no vision, no, has no clear direction to where it is leading, and on the other wise then, kung ang church ay hindi united sa kanyang vision, meaning sa kanyang tinatawag na clear and defined purpose or goal, at maraming mga tinatawag na mga visions inside the church, ang tawag po natin dyan ay hindi vision, kundi yung twice of the vision. Tama? At kung maraming mga tinatawag na subdivisions inside the church cannot function, no? As the Lord wants His church to function, na talagang yun ang kanyang gustong pagawa, rather ay magkakagulo, sapagkat sabi ko nga, kung ang church ay maraming may mga visions, ano po, in contrary doon sa tinatawag nating primary purpose na defined goal ng church, so parang magkakagulo yata, no? I would like to talk about dynamics of leadership. Okay? Dynamics of leadership. At ito po ay scriptural in essence. At sabi ko nga, this can be applied, no, to any ministers or group of churches. Okay? So, there is actually 7 listed. Okay, dito po sa tinatawag nating dynamics of leadership. So, these were listed as the 7 keys to their management or work philosophy, that is, to a great extent responsible for thematic success. This can be applied to any organizations, especially to church. Okay, una, ito pong dynamics of leadership is number one, merong tinatawag tayong commitment to excellence. Okay, so commitment to excellence. This means the passion to do whatever you do to the best possible. So this is often missing in the church, which is expected to get along with second hand or worse. So, yun daw pong service, ang kanyang ground or base niya ay yung word na commitment. Anybody who accepted a role or responsibility, the moment he accepted that role or that responsibility, he is putting himself into a commitment of working that responsibility. Tama po? So parang kung ang pastor, sabi sa pastor, sa isang brother, "Brad, I will be leaving for, let's say, about 2 weeks. And for that 2 weeks time, I will be leaving to you this set of work to do. So ipapasa ko sa'yo. So in 2 weeks time of my absence, ikaw ang gagawa ng aking trabaho." Now commitment comes ganito. Pagka siya ay nagsabi na, "Yes, Pastor, I will do that." The time he says yes, he is now putting himself in the commitment of working out that responsibility. Tama po? So in any association or group or church per se, no? So number one,
there must be a commitment to excellence. Ang tawag natin dyan ang passion, to do whatever you do to the best possible. Ngayon, dahil 2 weeks na mawawala yung pastor, diba? Pwede mo lang gagawin ngayon yung trabaho na parang, ah, okay na, nagagawa ko yung trabaho ko, kundi you will now exceed to the expectation of the pastor who entrusted to you the work. That is passion. Tama? Nag-i-exceed ka above doon sa expectation. Okay? So sa church, kapag ka walang commitment to excellence, mga kapatid, parang ganito lang yan. Yung madalas nating marinig, ah, okay na siguro to. Tama na siguro to. Di ba? Nakaraos na tayo. Tama. No? Yan, at least nagawa ko. Nagawa mo lang. Nagawa lang natin. But you never exceeded expectation of the one who entrusted you the work. Tama po? Okay, number two to that is dedication to the task. So dedication to the task, that is to each other. Thus, a sense of we is produced for teamwork, where everyone is equally vested in quality and customer's satisfaction. By the way, mga kapatid, ito po aming itinuluro po ay mga ilang topics or hands out, mga notes ko po ito sa aking mga tinatawag na church leadership sessions po. At ako po ay nagturo din kasi sa Bible School, sa Bible College for quite some time. At ito po ay nakatulong sa iba pong mga kapatid po natin, especially yun pong mga nagsisimula pa lang talaga sa ministry, no? How they will going to run their church, especially if the church is newly planted or nasa pioneering stage po sila. During the time na yung tinatawag natin formative stage, no? Those are the critical moment of doing church, yung tinatawag natin nasa formative stage. Okay? Because formative stage, there will be much considerations to consider, like for example, number one po, who are the teams na gusto mong samahan? Sino yung mga team members na gusto mong i-assimilate sa iyong church, no? And in turn, itong group na ito, this will work as a force, no? For growth ng church. So meron po tayong mga topics, sessions po dyan tungkol sa church growth. Ito po ay kasama, no? So, sabi po rito, dedication to the task. And dedication to a teamwork. Okay? So, when we say teamwork, there is a word, we. Okay? Diba sa teamwork po, mga kapatid? Pagka sinabi po natin, we, anong ibig sabihin? Sa ministry, pagka may we, ano po ang importance ng dalawang letrang we? Ibu ba? Ganito po. Pwede natin ipagpalagay, ito ay work. Tama? Yung E ay amen. Excellence. So if there is no teamwork, sa palagay mo, magagawa mo na mayroong excellency yung work na pinagagawa sa'yo kung mag-isa ka. So dito po, no? Dito po mapasok yung kalagahan ng teamwork. Tama? Diyan po mapasok yung kahalagahan ng teamwork. That's why, there is a need of we. Okay?
Because we produce a teamwork where everyone is equally vested in quality and customer's satisfaction. Now, yung customer satisfaction, that is applicable to business term. Tama po? Bawa, meron po target, no? Pagkatapos, ay meron po isang customer na nagpagawa ng kanyang tawag ito, sasakyan. And then, everybody doon sa tanyer na yon ay nag-contribute ng kanyang expertise para mas mapapaganda yung kanyang sasakyan. Ang result ay customers satisfaction. Tama o? Now, try to imagine coming to church, sa local church, na ang bawat isa ay merong kanya-kanyang tinatawag na gustong mangyari at kanya-kanyang gustong gawin. Tama? And tapos darating yung isang taong bago na papasok sa church na yon, pagkatapos bumulaga sa kanya, ang dami nilang gustong mangyari. Sa dami ng gusto nilang mangyari, hindi ko alam kung ano talaga doon yung priority, yung pinaka. Tama ho? Nalabas yung tao na walang tinatawag na church satisfaction. Tama? Anong gagawin? Maghahanap po yan ng ibang church. Ibang church. No? So, hindi lamang po pala yan applicable in the field of business. Most especially, that this is needed in the field of church. Right. Service. Tama? So, pangatlo, anong sabi natin kanina? Commitment. To excellence. Pangalawa ay dedication. Pangatlo, consistency. Consistency means doing quality things in a quality manner every time. No chaos, but predictability which brings confidence and security. Okay? So that brings new invites, newcomers, new members of the church. When every members are consistent to their defined goals. Tama? Mga kapatid, gusto kong magtanong po. Ganito lang ang tanong po. Sino na po ang nakapasyal po sa inyo sa ibang mga churches na pagpasok niyo pala ng pinto nila, may makikita kayong mission and vision. Mission and vision ng church. Meron? Okay. Kumpanya, no? Kumpanya. Kumpanya talagang kailangan nila. But how about sa church kailangan? O hindi kailangan? Kailangan din. Higit pa. Ano po? Sa church management, we tackle this as isa sa mga subjects na tinatawag po natin church growth strategy. Because vision defines the mission of your church and mission of your church, no, builds or leads your church into how you are going to do your mission. Tama po? So, mga kapatid, pagka merong tinatawag na vision and mission ng church, merong tinatawag tayong consistency. Kasi yun po ang magsiserve, ang purpose nun, para turuan tayo paano manatili doon sa mission na yon at hindi tayo mawala doon. Hanggang isang araw, maabot natin yung ating gusto. Okay? So, pang-apat, attention to detail.
So, ibig sabihin yan, small things do matter. Small things do matter. No detail is insignificant. Parang gusto natin sabihin ganito. Walang maliit na membro sa church na hindi importante. Amen. Yes. Anuhan po natin? So parang ang ibig sabihin nito, ang lahat ng membro sa church, mapapata o mapamatanda, importante. Anuhan po natin? Yung iba, ayaw nilang magbigay attention sa bata. Amen. Bakit? Kasi, alam niyo kung anong dahilan kung bakit ang iba ay ayaw magbigay ng attention sa bata? Wala kasing ikapupo doon at walang magkiriko doon. Hello. Praise the Lord. Hallelujah. Tama o tamang-tama? Tamang-tama. Totoo ito o totoo-totoo talaga? Napaka-totoo. Bisa, no? Ganon. But I tell you one true story. Dito po sa may isang barangay, isang lugar dito sa Pasig. This happens in Palatiu, no? Barangay Palatiu sa Pasig. Meron po isang pastor po diyan na nung time na may nasa denomination, ano? Hindi namin unang maintindihan bakit mga bata ang kanyang gustong turuan. Okay? Mga bata yung kanyang gustong turuan. Imaginin po ninyo ang tinuturuan po niya. Mga ages around 6 years old hanggang 13, 14, 15. Ganyan yung gustong-gusto niyang igatir at turuan. Mabibilang po lang ang mga adult. Mga tatlong nanay, tapos isang tatay, isang kabataan. Huh? So, the rest, mga bata. Merong nagtanong, Pastor, bakit gusto mo yung mga bata? Ano ba napapalamot sa mga bata? Normally, kung pag-isipan natin ay offering at ikapo, walang offering at walang ikapo sa bata. Tama? Kasi ang meron lang mo dyan, pambili ng lollipop, pambili ng soft drinks. Doon ay bibigyan ng nanay eh. Tama po? Other than that, wala na. Alam nyo, after ilang years, ito po kayong mga 15, no? Mga about 8 to 10 years, naglakihan, naging mga professionals na. Pagkatapos, meron ng mga stator na job. Alam nyo ba kung anong nangyari? Dalawa doon sa kabataan kanyang tinuturuan ang regalo sa kanya ng kotse. Pagkatapos nung retirable na siya, although walang retirement sa ministry, no? Retirable na siya, meaning nasa golden years na siya ng kanyang taon, no? Sabi ng wife niya, ng babae, sa isa sa mga sharing sa minister's wife meeting, sabi ng babae nito, ng sister na ito, alam niyo ba mga pastor's wife, ang iba sa atin, we are very easy to judge, we are very easy to judge, condemning yung ating husband na ginajudge natin na walang masyadong blessing at walang napapala sa ministry, especially kung hindi marunong magpapo at mag-offering, no? Yung mga tao. Pero sabi niya, you know, yung experience namin, after years of toys at years ng pagtatanim sa mga bata, sinong magsasabi na meron pala doon dalawa sa mga kabata naming tinuruan at nahirap, no? Sa faith, sa Panginoon, eh, meron magre-regalo sa amin ng kanya. Alam niyo nang marinig ko po yan, sabi ko, you will never have to discredit this children. Hallelujah. Amen. Amen. Kung may mga bata dito, they are non-small details. In fact, this is the training ground and this is the best place for them. Hallelujah. To grow up. Pagdating ng araw, magulat kayo. Pambihira yung aking young people na donate. No? Mahala ka na kung anong donation ang iisip ko. So, huwag lang donation sa alam nyo na yun, biyayin mo ng balita. Okay? So, no small things no matter. In fact,
Every detail is important, every small thing is equally valuable and important. Amen. Okay? Five, importante. Innovation. Sino po marunong mag-innovate? Ano ibig po sabihin ng innovation? Re-engineering. Ano pa? New product development. Motivation. Ha? Palagi! Mayroong tinatawag na nangyayari kung babago, applicable para sa time na yan. Tama? Now, ganito. Nung ako po ay nasa baptismo, Southern Baptist po ako, nag-start po ako ng ministry at the age po ng 16. Ngayon ako po ay 35 years old po. 16 years old po ako nung nag-start sa ministry. Ngayon ako po ay 35. This coming June 3, 1936 po ako. Ano po? Now, way back nung ako yun ang nag-start, mga kapatid. Yung unang church, yung mother church na pinanggalingan ko, kung saan ko ako nabuksan, no? Sa gawain. Nung unang dating ko, ang kantahan ko namin puro sa aklat, hymn, okay? Pagpasok ko ng pintuan, yung pinakapropito, meron pong verse na nakalagay doon. Alam niyo kung ano nakalagay? Ang sabi doon, "The Lord is in His holy temple. Let all the earth be silent before Him." Kaya pagpasok mo ng pinto, silent kami lahat. Bawal ang kalansing ng bariya. Bawal ang palakpak. Kapera lang talaga. We sang by the book. Okay? After 4 years, I think 4 or 5 years, may naging bisita kami ng Baptist Day from Brisbane, Australia. Okay? 2 weeks, 3 weeks before na darating sila, grabe practice namin, no? Doon sa book, sa hitbook. Only to find out, nung pagdating nila, may mga nakasyon pa. at kung kumanta, nagtatalunan. Naluma kami! Ayaw ang Baptist yung visit na namin. Bakit ganon? That is turn. That is start. Ano yung tinatawag namin change. Pagbabago. Pero ito ho, meron tayong tinatawag dito na transition period. Importante po yan. Hindi ka agad-agad. Kasi pagka itigla mo, ha? Kumbawa, kung mula dati sa maingay, diba? Talunan ng talunan, halakatan ng halakatan, gapaan ng gapaan, pagkatapos binago mo, mula ngayon, mula sa lingkod dati, pinagbabawalan natin ang halakatan, pinagbabawalan natin ang gapaan, pinagbabawalan natin ang tumpahan, lahat na, lahat ng mayroong mahal, pinagbabawalan natin. Ay, baka sumunod na rin ko, magulat ka. Ikaw na lang. No? Umalis na. So, dapat meron tayong tinatawag na, matawag po, transition period. Okay? Maging sa process of raising up new leaders. Hindi ka agad-agad pinatatayo. Merong proseso. Tama? Amen. Kasi ang ibig sabihin po niyan, kapag ka isinala na walang proper training, ano po? Ang tawag natin diyan, instead of blessing, hindi po blessing. Anong tawag? Ha? So, maybe? Hindi build up. Kundi? At to that extreme point, ma-destroy, no? O mag-iba yung matagal na panahon na pinaghirapan at kita na yun. Tama? Pang-anim, no surprises.
meron tayong kasabayan dyan sa labas, ano? Parang may meron tayong kasabay, tama ba? Parang naalala ko yung mga panahonan ko noon eh. Pasok, marami pang upuan dito. Meron pa tayong card dito, may mga... So, no? Surprises. Ano ibig sabihin? Sa tingin po ninyo na ako po ay dumating po ngayon, na surprise po ako? Ha? Surprise po ako kasi na-expect ko ay akala ko worship service. Ganun. Kaya sabi ko kay Pastor, Pastor, in-interview ko kanya sa Pastor Francis doon sa labas eh. Gusto na ba ito? Ito ba ay parang open discussion? Ganyan. At pagka-first Sunday daw yata of the month ay meron talaga mga topic na nilalagay kasi ministers na meeting. Pero I think lahat po ng ministers at pastors ng Panginoon, no? You will agree to this, that when you are in the ministry at ikaw ay nahingan ng pagkakataon magsalita, magsasalita ka. Kahit na parang parang surprising yung dating sa'yo, pero ako parang hindi ka nasurpresa. Tama? This is important, especially doon po sa mga men in service. Ibig sabihin, sa mga sundalo, mga pulis, no? Pag may kalaban, wala sa kanilang dyan. Nasurpresa ako, wala yun. Tama? You should not be caught in surprise. Especially sa ministry. No? Yun ba, pumunta ka sa isang lugar, at yung lugar na pinuntahan mo, mayroon parang namatay doon at nahihiyang kang manalangin, no? Hindi mo pwedeng sabihin ay pwede bang tawagin ko na lang yung isang kaibigang pastor. Siya na lang ang mag-pray. Kasi na-surprise ako, hindi ko napaghandaan to eh. So, ito yung walang ganyan. Tama po? Amen. So, ito ho yan. Kinig po tayo. Uninformed believers, an informed church member is a happy member and is ready to clear answer and is ready to give answer or to talk about his faith. Tama po? So, ready po siya magsalita. And then said that sa dynamics of leadership, no excuses. Okay, so, sinyasan nyo lang po ako kung, ano, anyway, tapusin mo na lang po yan. Okay? So, sabi po yan, no excuses. Pagka may mistake, may mali, don't pass the blame to others. Aksipin mo, aksipin natin. Tama? Amen. May mga pastors, may mga ministers, ako mo superior. Ang pakiramdam, pag nagkamali, ayaw tumanggap ng mali. Ayaw tumanggap ng pagkukorek, ng pagkatama. No? Ano po ang recourse nila? The recourse is to make many excuses. Halimbawa, one time, ako po'y tinanong, at hindi ko naman talaga alam ang sagot. Hindi ko sasabihin, masasabihin ko, I'm sorry po, sa pagkakataon ito, hindi ko alam ang sagot. Tapos. Amen. Tama? Amen. May nabawas sa aking pagkatao, may nadagdag. Sagutin po ninyo. Pag ako'y umamit, na hindi ko kaya, at hindi ko alam. Tama po? Pagka inamin ko yung aking kahinaan, yung kakulangan,
Meron bang mababawas sa pagkatao po o meron ba nadagdag sa pagkatao? Nadagdag. Meron. Tama po? Amen. At mas lalo pong magiging ang respect and trust ng tao. Hallelujah. Tama po? Amen. So, don't try to be a Superman pastor. Don't try to be a know-all pastor. Na lahat ay alam mo. Lahat, meron tayong kukulangan at may limitasyon tayo. Amen. And praise God, kung ang sukat mo ay napakalaki, napakataas, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ibig sabihin, that means for building up and edification ng body. Tama? Okay. True leader, tapusin ko, sundan po ninyo yung mga time, yung mga verses, Bible, ibigay ko ano. Alam ko, ang mga Bereans by nature and by scripture, they are the ardent, diligent student of the word. Amen. Amen. Okay, true leader is first a disciple. And as a disciple, he must be first be willing to serve. Di akin ang pong sinasummarize ito. Ang passage, Mark chapter 10, verse 35 to 45. Number 2, be willing to learn. Meron tayong pangangailangan sa paglago, sa kalaman. So ang solution na, be willing to learn. Pangatlo, have a teachable spirit. Pang-apat, be submissive to legitimate authority. No, Hebrews chapter 13, verse 17. Pang-lima, be willing to share your faith. 1 John chapter 1, verse 1 to 13. Number 6, exhibit humility. Okay? So, Philippians chapter 2, 3 to 5. Number 7, be forgiving. Walang mawawala kung nagpatawa. Tama ho? So,